This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. Para nagsimula sa iyo ang ano, ang because ang galing ng pivot eh. Dahil nung naiba yung landscape ng industriya natin sa Pilipinas, ang daming tinamaan. And you were able to zag when people were zigging eh. Kumbaga, yung critical thinking mo, talagang pagiging field reporter, yung pagpe-prepare ng ibang tanong para lang maiba, dinala mo sa buhay yun eh. And even your personal life mm-hmm. is very different from the stereotypical. Mm-hmm. Pero dito yung successful show mo online, was that an accident? Was it planned? Paano nagsimula? Hindi, meron lagi akong ano yun. May faith ako eh. Yung faith as in F-A-T-E, yung kapalaran ko talaga ganun. Bago pa mauso o bago pa lumakas, meron ako. So, katulad nitong yung YouTube na ano lang, hindi sa nainggit ako ha, kundi sandali, nung 2019 pa to ha, sandali, parang ano na, papunta ng digital. So, meron akong ganung ano. Meron may foresight ka na. Oo, may foresight na ako na, sandali. Parang ano ah, parang ito na yun ah. Kasi nung araw, yung YouTube, wala pang ano yun eh. Wala pang monetization eh. Yes. Diba? Yung trip mo lang, kung gusto mo lang idokumento yung buhay mo, di i-upload mo, diba? Kahit walang edit. Eh sabi ko, nung 2019, nung in-interview ko si Raffy Tulfo, shit, ang taas. Sabi ko, ay, nakuha ko na yung core ko. Nakuha ko na yung ano ko, nakuha ko na yung strength ko. Mag-i-interview ulit ako. So, nung nag-interview ako... Because you stopped eh, di ba? Yes, oo. Mm. Nag-interview ako. At tinuloy-tuloy ko na. Pero, in the middle, nag-ano muna ako, nagpa-prank yeah. ako. Oo, talagang nagpa-prank ako ng mga pagkain na hindi masarap, pero iluluwa ko, pero masarap pala. Gusto ko lang mahuli yung reaction ng mga tao, ay ng mga guests ko. Hanggang sa magsawa na sila, naiirita na sila pag nagpa-prank ako. Sabi ko, nako, kailangan na akong tumigil. So sabi ko, ano naman gagawin ko na? So yun na, bumalik na naman ako sa pag-i-interview. Sa, yun, nakuha ko na. Kaya sabi ko, ano ba ang gusto ng mga YouTubers? Ay, ng mga YouTube netizen na nanonood right. ng YouTube. Sabi ko, nung pandemya, pansinin mo, nung pandemya, nakakulong tayo sa bahay. Gusto nating makakita, makapanood, at makarinig ng mga inspirasyon. Yes. Yung mga kwento ng struggle pero nagtagumpay in the end. Yes. Yung gusto natin ng meron tayong hindi yung sasabihin, "Ay, papayuhan kita ha." Hindi yung ganun, kundi naririnig mo na lang siya sabi, "Oh, I can relate to this. Oh, ito nga ang gagawin ko." Mm-hmm. Oo, tama siya. Ganun ang reaction ng mga netizen, di ba? Yeah. Eh alam naman mga tao. Ito po ang 10 paraan kung paanong kumita. Minsan ayaw ng mga tao ng ganun. Huwag mo kami subuan. Yes. Oo, yung ano lang, paramdam mo sa amin na kailangan namin yan. So yun yung ginagawa ko. Yung hindi ko kayo pinapayuhan, pero gusto ko marinig nyo mula sa ibang tao, dun sa ini-interview ko, yung natutunan niya sa buhay. Yung mga pinagdaanan niya, nalampasan niya, at yung kanyang higit sa lahat, yung wisdom niya. Galing, no? Diba? Kasi syempre, diba ang wisdom, sabi nila ang wisdom para sa mga matatanda lang. Diba? Na, kaya may wisdom yan kasi ang dami niyang dinaanan. So, ang tanda na niya. Nakakaya naman kung wala siyang learnings in life. O, kaya ako, kaya dapat ang mga bata meron na agad na ano, wisdom, bata pa lang. Eh kasi iba na ang mundo ngayon. Kaya you can feed information eh, di ba? Oo, kaya tinan mo 'yan. O, ikaw na nahanap mo yung ano mo, yung happiness mo. Yes. Nahanap mo yung lakas mo, yung strength mo na ito pala no, itong podcast ginagawa mo no. Eh dati kumakanta lang si Paco eh. Dati ano lang 'yan eh, o pagtapos ng kumanta, inom na lang ng tubig, mamaya uh-huh. na siya sa second set. Yung ganun. Yeah. Tapos ngayon natagpuan mo, ay, ito pala yung, marunong pala ako magsalita, no? Marunong pala ako mag-interview, no? Marunong pala ako makipag-interact. Kaya tinutuloy-tuloy mo na. Kaya dapat, sa buhay ng tao, dapat meron tayong dinidiscover. Huwag tayong
kung alam na natin yung 1 to 10, hanggang doon lang tayo, wag. Dapat 11. 11, 12, hanggang sa kaya natin habang tayo nabubuhay. Sabi nga nila, don't stop. Stop. Mamaya sasabihin ko ha, kasi English, no? Ang journey, may sinabi. Hindi. Meron sabi ako, ng journey, don't stop believing. Hindi, lagi ko. Hindi, lagi ko sinasabi ito sa mga estudyante ko sa workshop, sa acting workshop, na huwag kang, habang humihinga ka, huwag kang huminto sa pag-aaral. Huwag kang huminto na may matutunan ka. Saka ka lang huminto kapag patay ka na.